Alright guys, welcome back sa ating YouTube channel, and for today's video, gagawa po tayo ng review regarding naman, ayan, sa nakikita nyo guys, ayan, na Rode Wireless Go 2. So, tara, simulan na natin.
BS ko na Road Wireless Go 2 na yung nakalagay sa kanya. Yung naririnig niyo pong audio ko ngayon, boses ko ngayon is galing na po dito sa my Road Wireless Go 2. So yan, pwedeng-pwede nyo rin guys i-download itong software niya sa PC. I-search nyo lang yung Road Central software para ma-download nyo yung kanyang application sa desktop or sa PC. Pwede rin po siya sa Android and sa iOS device. Diba? Pero mas compatible po niya yung sa iOS through USB-C or 3.5mm jack. Yun po yung kagandahan sa kanya. Ano bang maganda dito guys? Ano? Ito po kasing Rode Wireless Go 2 is meron po siyang maliban sa meron na siyang 3.5mm TRS analog output, meron din po siyang USB-C. Ayan nga yung ginagamit po natin, USB-C out and iOS compatible audio output. Ito din pong Wireless Go 2 mga trupa is Series 4 ng 2.4 GHz digital transmission. Ibig sabihin, Wi-Fi po yung gamit niya. Hindi po ako nakakonect sa local network namin. Pero ito pong Wireless Go 2 na ito is automatic na po siya kumukonect. Magkakonekta na po silang dalawa. Ano po? Kaya, ang kagandahan pa din dito guys, itong transmitter niya is up to 7 hours ang battery life. Pati din po yung kanyang receiver. Kaya hindi ka talaga mabibitin, lalo na pag may mga shoot, di ba? Hindi ka mabibitin sa inyong mga dapat gawin, di ba? Kaya itong ano guys, para kung gusto niyo ma-monitor yung output nito, pwedeng-pwede niyo po itong lagyan ng earphones. Yung sa 3.5mm jack niya dito, pwedeng-pwede niyo po lagyan ng earphones yan para ma-monitor niyo yung quality ng audio na galing po dito. Ano? Dito din po sa gaya nga po na sabi ko kanina, dito din sa software niya, pwede din po siyang i-monitor dito. Dito guys, pwedeng-pwede niyo itong ma-monitor. Punta lang settings, monitoring out. Ayan, makikita niyo po diyan. Pwedeng-pwede niyo po yang i-monitor. Diba? At dito din po, pwede niyo rin pong i-upgrade, update yung firmware version. Pero ito po kasi, version 2.2.3 na siya. I-up-to-date na po siya. Updated na po yung firmware version nitong gamit po natin na Wireless Go 2. Ano po, ng Rode. Kaya napakaganda po, guys. Napakaganda nito. Sulit na sulit. Ngayon ang tanong ito eh. True pa, bakit kailangan natin ng wireless mic? Diba? Unang-una po, guys, pag hindi po kasi wireless, pag wired connection po yung gamit natin, hindi tayo makakakilos ng maayos. Hindi tayo makakagalaw-galaw, diba? Pag wireless mic po ang gamit natin, guys, nakakakilos or malaya tayong makagalaw nang hindi nagbabago yung audio quality natin. Diba? Pag may kable po kasi, masyadong nakakasagabal. For example, itong microphone natin na to. For example guys, para makita nyo. For example, itong microphone natin na to, wired siya, papunta dun sa X2GA natin. Masyadong madaming connection ang dapat pa nating ayusin. Pero pag wireless na ganito, yun lang, yung transmitter lang, plug-in mo lang. Or dun mo sa camera mo ilagay. Diba? DSLR, pwede yan. Yun na, goods na. Plug and play na, di ba?
para maging updated din kayo. Send stars, di ba? Sana all. And also sa inyo guys, maraming salamat sa lahat po na nakasuporta sa atin. So, huwag niyo pong kalilimutang i-hit ang like, share, and subscribe button. At syempre, notification bell para maging updated po kayo lagi sa aming mga videos. Ano po? Mag-subscribe na din kayo sa kanila guys. So, that's it for today's video guys. Maraming salamat sa inyo pong ginawang panonood. Huwag niyo pong kalilimutang i-hit ang like, share, and subscribe button. At syempre, pati na i-hit niyo na rin guys yung notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong videos. That's it for today. Bye for now. God bless and enjoy the rest of your day. Bye-bye.